guys! Magandang hapon and welcome back dito sa ating YouTube channel. And for today's video, eto, good news na naman po ang ating ibibigay na update sa inyo para hindi po tayo ma-stress. So, dito lang po tayo mag-focus sa good news. At ang tinutukoy nga po nating good news ay nananatili na kahit po papaano nabawasan man po ang total of views, hindi man ganun ka-hype noong July 1, nananatili pa rin pong nangunguna ang TVJ even today. So kanina nga po no, July 6, 2023, nangunguna pa rin po sa views ang TVJ, although dikit na dikit po sila, pero ang importante po ay sila po ay nangunguna pa rin. So lamang pa din kahit papaano. So ang ating po ibabalitang ito ano is ako current live viewers po ha, yung current na nanonood po sa TVJ and it's showtime. Ang ating pong nakuhang datos ay as of 1 PM. So, eto po yung screenshot natin ano, at sa taas may nakalagay po dyang oras para masabi po natin na hindi po peke, no? Na as of 1:25 PM po ito. So, eto po ay bilang, no? Unahin natin yung sa YouTube. So, dalawa po ang nagla-live sa YouTube. Parehas po, TVJ at It's Showtime. Unahin po muna natin ang live ng TVJ. So, sa channel po ng TVJ at TV5, as of 1:25 PM, tingnan nyo na lang po sa taas, may oras po dyan. Ayan, naka 14,000 views po ang TVJ channel at ang TV5 ay 99,000. So, kung susumahin po ito, 113,000 views. Samantalang sa Showtime naman po, ay meron po ang Kapamilya Online Live na 65,000 views at sa Showtime Online U ay 46,000. Kung pagsasamahin po ang kanilang views ay mayroon pong 111,000 views. So mas lamang po ng 2,000 ang TVJ. So sobrang dikit na dikit po. Pero kung isa-isa lamang po no na channel, masasabi po natin na may konting lamang ang or malaki no sa Showtime po at saka TVJ, parehas pong main channel. 14 lang kasi sa TVJ, 14,000, at sa Showtime naman ay 46,000. So lamang po talaga sila dito. And alam naman po natin kung bakit ay 100 plus lang po ang subscriber ng TVJ. Sa Showtime naman ay million po ang bilang na kanilang subscriber. Pero lamang po ang TVJ sa kanila po live sa TV5 compare po sa ABS-CBN. So, parehas po itong labanan ng network nila, TV5 and ABS. So, sa TV5, 99,000. Sa ABS po ay 65,000. Doon po bumawi ang TVJ. Kaya nakalamang po sila even 2,000 lang as of 1:25 PM. Ulitin po natin, as of 1:25 PM lamang po ito. And yung sa ano pala no, yung sa TVJ walang oras na nakalagay sa taas. So baka sabihin nila mali. So nandito po yung isang screenshot. 1:24 nga lang po itong nandito eh. So mali po natin, nadagdagan pa yan nung pag-alis po natin at paglipat po sa live ng TVJ. Samantala sa Facebook naman, narito po ang nakuhan datos ng mga netizens no. Nakita po natin. And nandito lamang na lamang po ang TVJ pa din. Huwag na po natin pansinin yung mga nagsasabi na pababa ng pababa ang ratings ng TVJ. Ang importante at nangunguna pa rin po sila sa ngayon. And i-enjoy po natin yan. Sabi nga dito ng mga netizens, yun lang, naiiwan na talaga ng husto ang New It Bulaga. Nangunguna pa rin talaga ang TVJ. Grabe naman, 37,080 tapos Showtime 7.9,000 lang. Ang It Bulaga 405 lang. Mas madami pa viewers ng online selling sa pinapanood ko. Tapos na, may nanalo na talaga. Hashtag legit na records. So yan po ay yan, around ano lang din po yan eh. Around 1 PM lamang din po yan. And dahil usap-usapan nga po sa social media ang tungkol sa spaghetti pababa ang ratings po ng TVJ. So may nakita tayo ditong post kung saan ay kinukumpara po ang views ng It Showtime at saka po ng TVJ, na kung saan ay panalo pa rin daw po ang It Showtime compare po sa TVJ as of 12:50 PM. So mag-aalauna din po ang kanilang data.
sa YouTube po ito. Pero kung titingnan po natin, dalawang channel po yung pinakita niya dito. Yung sa It's Showtime at saka sa ABS-CBN po na channel sa YouTube. Samantalang ang kinuha lamang po nila ay yung sa TV5 Philippines. Wala po yung live ng TVJ. So, 2 in 2 versus 1. Ganun po ba yun? Kasi kung pagsasamahin nyo nga po ang views ng It's Showtime itself na YouTube channel at ABS-CBN Entertainment ay lalagpas po ng 100 plus dahil 51k sa Showtime plus 83k sa ABS-CBN Entertainment. So actually 134 lamang po ito eh, pero ang nakalagay nyo sa total ay 140. Sana ano po patas kasi dalawa din naman po ang nagla-live sa YouTube. Hindi lang po isa, hindi lang po ang TV5 Philippines, meron pa pong TVJ official na nagla-live sa YouTube. Kasi ang mangyayari po niyan, 2 channel versus 1. And ang sabi pa po niya dito sa kanyang caption, panalo pa rin ang It's Showtime sa YouTube July 6. As of 12:50 PM, It's Showtime 140k viewers, TVJ 108 viewers. Partida. Isang channel pa lamang po yung nasa around 100k viewers. Hindi naman po sa nagyayabang, hindi naman sa, ang tawag doon, hindi naman sa inaapakan po ang It's Showtime or nilalait na mas mataas ang ratings ng EAT. Ito lang po ay natural na reaction ng isang fan kung saan ay lugi, hindi patas kasi dalawa po yung pinagsum ninyo, samantalang yung sa TVJ ay isang channel lang. Kung naging dalawa po sana, tigalawa, dahil since tigalawa naman po ng live po ang dalawa. Eh, hindi po kami magre-react ng ganito kung totoo naman na mas mataas. Congratulations, pero hindi eh. Kasi isa lang po yung pinakita nyo sa TVJ. But still, congratulations pa din sa It's Showtime na kahit papaano, hindi man kayo ang nasa GMA7 main channel, hindi nagkakalayo ang inyong rating sa bagong Itbulaga. Ibig sabihin, tunay na malakas din naman talaga. And why we are like this? Because ang It's Showtime po at ang TVJ ay friendly competition. Kumbaga, healthy competition. Unlike po sa bagong Itbulaga at saka sa TVJ, talagang hindi eh. Kasi mayroon pong ipinaglalaban ang TVJ na until now ay nasa bagong Itbulaga pa. The title and the segment. Samantala, pag-usapan naman nga po natin itong graph na inilabas po ng Lionheart na kung saan ay mataas pa rin naman po ang ratings ng TVJ. So makikita po natin dito na still nangunguna pa rin po ang TVJ, although kapansin-pansin ang bigla nitong pagbaba. Pero ang mga netizens naman po ay mayroong palagay kung bakit nangyayari ito. Maybe dahil di umano sa weekdays na marami po ang pumapasok sa trabaho. Unlike po sa It's Showtime na karamihan po dito ay yung mga kabataan na mga pumapasok lang or bakasyon ngayon na mga bata. Kaya nakakapanood sila ng It's Showtime. Pero ang TVJ and the legit na brickheads, marami po ang mga viewers na nasa trabaho. Ang sabi nga po dito ni Miss Irene Degia, hintay po tayo para umangat EAT. Naniniwala kami sa inyo, guys. Legit kami mula dito sa Bulacan. Yes, naniniwala po tayo sa EAT. Sa ngayon kasi para talaga silang nasunugan na walang wala at nangangapapa. Dahil nga wala naman po silang instrument or equipment na iwan po sa kabila. So, nasa adjustment period pa po sila. So, intay lamang po tayo, no? At lalakas at lalakas po ulit, aangat at aangat po ang EAT. To be honest, ay ano naman eh, okay naman po ang EAT. Yung segment nila maganda, yung hosting nila maganda, yung kanila pong pinapalabas maganda. Kulang lang po siguro sa yung equipment. Makulang sa instrument. Sabi nga nung nabasa natin kanina, 'di ba? Parang underdog sila ngayon ng It's Showtime at Itbulaga. Narito nga't basahin po ulit natin.
Sabi ni Sir Rolly Glens Monteverhonia, well for me, part lang yan ang adjustment period for them. Di naman kasi sila lumipat dyan sa TV5 na dala nila kung ano ang gamit nila sa pinanggalingan nila. Hindi sa nawala yung it factor at never mawawala yon. The thing is, para silang bumalik noong una rin silang umere as it bulaga. Kung tutuusin nga, they are underdogs ngayon as compared to its Showtime and yung tape bulaga. Yung dalawang shows meron na silang established studios and equipments. Kaya nga kahit siguro magpalipat-lipat sila ng network, pwede pa rin silang mag-broadcast kinabukasan nang walang iniintinding preparations or adjustments. Dito sa EAT, para silang nasunugan ng bahay, tapos walang natirang mga gamit. Tapos bigla silang isasabak or ililipat ngayon sa panibagong bahay. Yes, talents and segments, wise, kaya nila. E kaso production equipment, totally, wala sila. Kung ano lang meron ang TV5, yun lang ang magagamit nila. Kahit gusto nila magpinoy henyo or ibalik ang one for all for one, na nasa barangay sila, malabo pa because of equipments. Kaya nga they are taking everything one step at a time muna. Regarding studio, actually di na nila kailangan kung tutuusin ang malaking venue. Nasanay nga silang mag-perform sa kalye o mga barangay. And for me, that is their biggest asset. Pero syempre, di talaga sila papayag na di pa rin ma-accommodate yung mga gustong manood live. Mali natin, baka ilipat pa rin sila sa Novaliches Studio ng TV5. Kasi doon naman talaga ang entertainment center ng TV5. Yung Reliance Studio kasi nila, design talaga yan for their news and public affairs. So, nabasa ko na yan po kanina, no? Pero babasahin po ulit natin at hindi ako magsasawa na paulit-ulitin ito dahil kompleto Ricardo's po ang kanyang paliwanag dito para sa mga nagtatanong at nagtataka na parang nawala po yung it factor ng TVJ. Pero sana ma-maintain po natin ano, and wag po kayo mawawala ng pag-asa. Mabuting tao, original at may abilidad po ang TVJ. Malakas po sila sa masa at wala po silang tinatapakan na ibang tao. Kaya papabor at pababor din po sa kanila ang araw. Lamang pa din naman po ang TVJ, kaya wag po kayo masyadong ma-stress. Focus lamang po sa pagsuporta sa TVJ at the same time ay celebrate po natin ang kanilang patuloy po na pagiging number one. Patuloy pong ipinapatunayan na ng TVJ magwa one week na sila po ang tunay na hari ng tanghalian. Lalo na po kapag mas lumawak na ang coverage po ng TVJ or ng TV5. So mga ka-showbiz update, yan lang po muna ang ating hatid na balita sa inyo. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang balita.